Herbert Pantalon. Pastoran Grace Pantalon po. Kuya Romel, good afternoon po. Magandang hapon po. My beloved wife. My beloved. Yes, my beloved husband. Good afternoon. My one and only. Wala lang, tayo-tayo na lang. Sana si Kuya Jerm, Kuya Herman. Sige na yan. Si Kuya Herman. Sana Kuya Herman, good afternoon po. Kids, come here. You sit here in the front. So mapagpalang hapon po sa lahat si Tatay Ding nasa online. Tatay Ding, di po ba kayo pupunta ulit dito? sa prayer convention. Madagdagan po yung si Brother Derek. Ano na? Si Brother Derek. Wala pa. Touchdown na. Sige po, sino po yung muna mag-testimony? Ikaw mo? Yung graduation mo sa chess? Oo, oh, sige po. Noong last week, praise God na graduation. Amen. Galing-galing. Nalo tayo sa chess. Sa praise God. Congratulations. So, sa ano na, yun lang yung binigay na talent din lang sa akin na medyo... doon tayo medyo ano, pagpala. Amen. Dami namin nilaro. Eh, ito lang yung pagkakataon na ano, na pagsali ulit. No? Yung Jedsa 10, alam ko, na-achieve pa kasi ako nun. Hindi nakasali. Pinagbigyan mo lang sila ko. Kaya ka nagpa-expose. Tapos, praise God din, at least na yung mga anakis ko, parang ano din, mahihilig din sa ano. Nakamark ka na sa JILGM. Person to be. Praise God. Sa lahat naman yan ang galing kay Lord. Amen. Praise God. Sige po, sa sino po? Isa pa? Testimony. Ako ba? Sige, pastor. Ah, sige. Ako mamaya na pagka... Hindi, iaano ko lang din yan sa... Ayan, praise God. Yun. Actually, ano to, matagal ko na siyang inilalaban sa office. Hindi, kasi as we all know, marami akong ano, 'di ba? Marami akong absences, marami akong unpaid leave, vacation leave, and lahat 'yon naubos. Last year, this year, lahat na ng quota ko naubos na siya. But then again, meron silang nakita na kulang pa ako ng isa. So what they did is na lost time ako, which is really bad for my file. So, pina-follow up ko naman siya, nag-email ako, and then, the explanation was clear naman na they cannot cover that one because there is nothing left, parang walang balance na pang-cover doon. But, then again, in my heart, pinanghawakan ko yung sinabi ng group supervisor ko na, When you will have a balance, we will cover it by any means. Eh, ang nangyari, dahil may transition sa office namin, na change yung group supervisor ko. So, another explanation na naman, di ba? Parang mahabang explanation na naman. But everything was already parang nakatag doon. Tapos, nag-email ako sa kanya last week. Tapos, eh, June na rin ako for the weight check. So, we went there. Sabi niya ganun, it's you. Sabi niya ganun, where have you been? Sabi niya ganun. Sabi ko, I've been flying. Tapos, sabi niya ganun, no. What I mean is, nag-follow up ka March 19, tapos ngayon lang ulit. Sabi ko ganun, because I didn't receive any feedback. Sabi ko, so, after Ramadan, sabi ko, I follow up. Sabi ko, ganun sa kanya. And then, ipinaliwanag niya ulit sa akin yung alam ko na. And then, sabi ko, there must be something, sabi ko, na pwedeng gawin dyan. Kasi that's what my previous group supervisor had told me. Tapos, sabi niya ganun sa akin, no, just keep the LT. What's with that? Sabi ko, what do you mean keep the LT? Sabi ko ganun, you know what it means to have LT in the file.
Sabi kong ganun sa kanya. So basically, wala siya dun sa same level ng empathy nung previous group supervisor ko. So all she want is to get rid of me. Okay? So before I went there, I already knew what I'm expecting. So pagpunta ko doon, niready ko na rin yung heart ko. Tapos nag-weight check na ako, ganyan, nabigay ko na sa kanya. Tapos sabi ko, so anong gagawin natin? Sabi ko ganun sa kanya. Tapos sabi niya, let me go to Miss Raquel. Sabi niya ganun. Punta siya kay Miss Raquel, tapos diniscuss nila. But praise God na nandun ako sa labas, sabi niya ganun, just stay here, sabi niya, I will do the talking. Okay, do the talking, pag hindi mo nagawan, I will do the talking. So, tahimik lang ako doon, I was interceding, ganyan. Sabi ko, Lord, touch the heart of these people. Kasi sa opisina po namin, minsan, merong spiritong hindi maganda na sumasapi. So, I was interceding while I was outside, and then suddenly, dumating yung group supervisor na Ninang Niteya. Sabi, uy! So niya dito ka. So akala niya meron akong problema ulit na kinakaharap. So sabi ko, hindi te, sabi ko, naayos ka lang yung LT ko. So why I am making it long to testify all this? Kasi while I was interceding that time, nung nandun ako sa labas, nasa heart ko na God will cover this one. Kasi po, pag tinitignan ko yung system ko, kumakati yung mata ko. It's something na hindi siya magandang tignan kasi bumabagsak, nagre-red yung CCPI ko for the year 2023. Sabi ko, hindi siya maganda, hindi siya nakaka-motivate, nakakawala siya ng mood pag bubuksan ko yung system ko. So sabi ko, Lord, kailangan nang makover to. Tapos, paglabas niya, sabi niya, I discussed it, I tried my best, but we will send it to Mr. Hatim, sabi niya ganon, but it's not a guarantee, sabi niya ganon. No, nasa isip ko, it is already guaranteed, covered. Tapos, nung paalis na siya, sabi ko, well, it was already deducted from my salary. Sabi kong ganon sa kanya, so what's the point of keeping that? Sabi kong ganon sa kanya. Tapos sabi niya, let me see what I can do, get my number, sabi niya ganon, and follow up. Sabi ko, there's no follow up happening at the back of my mind. Tapos, punta muna ako sa kaibigan ko doon, sa friend ko doon, chika-chika lang kami, ganyan-ganyan. Tapos maya-maya, pumunta na yung isang group supervisor doon. Parang alam niya kasi na kaibigan ko yung doon. Tapos sabi niya, covered na. Sabi niya ganon. Tapos kumingin ako sa kanya. Sabi ko, thank you. Hindi niya pa sinasabi na ako yun, pero alam ko na ako yun. And I just wanna praise God kasi alam niyo po, given the mood of people ngayon sa office, sa workplace namin, siguro kung hindi lang talaga mataas din yung pananampalataya mo sa Diyos, if you don't have that faith and understanding why these people are like this. You know, nung nandun ako sa kasagsagan ng pagsubok sa buhay ko, I was thinking how these people really work every day. No? Are they using their heart, their brain, or how? No? Kasi sabi ko, it is very... Walang humanity. Walang humanity. Kasi ang sagot lang nila sa email ko that time is always, we need you here. May email back. Sabi ko, more than anything else in the world, sabi ko, my husband need me at this time. What is one person to cover the flight? We always go minimum the flight. So sabi ko, nung nandun ako sa opisina, nag-uusap ko yung friend ko, sabi ko, Lord, you're amazing. Sabi ko, kasi kung titignan mo yung mga tao doon, they were also in the nick of losing their job, losing their position at that time. But still, they chose to do the, you know, yung kabila sa dapat gagawin nila.
And I just praise the Lord. Sabi ko, thank you, Lord, because you are faithful to your promise. Even these people who do bad things, you can use them to do so. Tapos, naaano yung heart ko, naaano siya na, should I really thank them for doing their job? Sabi ko ganun. But then again, sabi ko, Lord, you already use them. Sabi ko, and I just continue praying na nawa ang Panginoon is patuloy silang matouch. Kasi in a place of work na dapat suportado ka, when you don't have anyone to run to, yun yung nakapag-humble din siguro sa akin. Na sabi ko, I have to get that confidence sa Panginoong pinaglilingkuran ko. Hindi dun sa mga tao sa opisina. So, yun po. Glory to God. Na-cover na siya. And, hindi kasi siya maganda talaga sa tignan sa file, and it is not something na kaloob ng Panginoon. I know from the beginning na hindi yun nanggagaling sa Panginoon. And He will cover it. And praise be to God, covered na po. And yun lang yung laging inaano ng Panginoon. Siguro meron din siyang tinuturo sa akin na sometimes I have to really be humble, to wait things. Kasi the past days, I was so demanding sa Panginoon. To be honest, I don't know. Maybe because I'm too confident dun sa pangako niya sa akin. But then again, my stubbornness returned me back to humble myself. Ewan ko po ah, sorry, medyo humaba siya. Siguro itutuloy ko na lang siya dun sa assignment ko. But it is something na siguro na-experience nyo din. Sometimes you became so demanding sa mga magulang nyo, ganon, na we request too much to the point of parang nagagalit tayo pagka hindi natin nakukuha yung gusto natin. Yun. It took me, grabe, almost 5 months bago nila na-cover yun. So, yun. Thank you po, and praise be to God po. Good afternoon po sa bawat isa muli. Ayan, kinover ko na yun. Lahat, yung time ng story. Para makapag-isip ka po. Isa na lang po. Praise God po. Welcome po si Sis Karen po, at saka kay Hilar Pham, at saka kay Jay. Hello po. Sige po. Kasi na po. By sa online po, meron po ba may magte-testimony? Ayan, Sister Karen. Ayan, nag-card siya. Bayan isang bakasyon niya. Ayan, i-mention. Baka nasa ano siya. Sister Karen, ikaw daw, may special mention. Good afternoon po dyan sa Pilipinas. And balik. Talagang ano, may special mention. Ano, gusto ko pong magpasalamat na hindi po tayo mauubusan ng pagpapasalamat sa Panginoon sa kabutihan niya po. Glory to God po, naka-uwi na po ako sa Cagayan de Oro. Kasama ko na po yung anak ng lalaki and si Tony. Si Miela po, siya naman po yung nasa Manila ngayon. Meron silang parang si Trip School. So, uuwi na rin siya tomorrow. So, hopefully by Sunday or tomorrow night, pleto na kami ulit up dito sa Cagayan de Oro. So, praise God po sa maywalhating trip, sa mga flights namin, and finally, praise God na kita-kita rin kami dito. And glory to God din po na dating po sa Manila, na-meet ko po sila dati, and nakapagbiyahe po kami, kasama po ni Tony, nakabiyahe po kami sa Subic, sa Kalaatinigan, sa Bataan. So, praise God, yun po yung unang assignment na nabigay, and glory to God po na by the grace of the Lord, na nakamusta naman po namin sila, Mami Minda, and yung mga magkakapatid po, and glory to God po, okay naman po sila doon. Kailangan lang din po talaga yung panalangin dahil still ano pa rin po sila yung parang especially si Artie Niven, hindi pa talaga nagsisink in, but yung glory to God po dahil yung joy po ng Panginoon patuloy po nandun doon, at yung pag-ibig ng Panginoon po yung patuloy pong
nag-unite sa kanilang magkakapatid, especially po kay Mami, na ano rin, pilay pa po, nakatungkod siya, hindi pa siya makalakad ng straight line as a permission. So, yun po, glory to God so far po, and ano pa ba, ayun, kanina po, by the grace of the Lord, yung grabe si Lord, ayoko po sanang spoil muna, pero, syempre mamanifest na po natin na positive po, victory po yung ibibigay ni Lord. Yung kung matagal na po namin pinagpa-pray na sasakyan by the grace of the Lord, God willing po, soon po, matupad po yung pinagpa-pray na sasakyan namin nila Tony, tsaka ni Renz, para po kay Renz, siya po yung mag-handle nun dito sa Cagayan. And si Daddy rin po, patuloy po yung pagpapala sa kanya sa yung ongoing po yung ginagawang movie. And kanina nga po pinaano pa ako, messenger kay ano, nag-meeting sila kanina kasama yung singer yung si Gigi, sino ba yun? Gigi, ano pangalan nun? Lana, Ben? Delana, yun. So patuloy po po, and glory to God din po yung sister-in-law ko din po, though si Kuya Mark, yung patuloy pong paggagamot sa kanya, schedule pa rin po yung kanyang ongoing medication. Umaayos po, praise God, patuloy po maayos ang pamilya namin. Salamat po sa patuloy na panalangin. And glory to God po sa lahat po ng pagpapala, na excited po ako na kahit po yung more than sa plinano namin at na bakasyon ngayon, marami pong mga surprise si Lord na unexpected blessings po na sabi ko nga, grabe, last year parang lahat kami nagpa-public transportation pa rin, parang sabi lang namin na matagal na namin pinagpa-pray na sana magkaroon na nga ng sasakyan dahil ano, malaking convenience. Ngayon, by the grace of the Lord, ay na nga si Daddy, meron siya last 2 weeks ago or last week, lumabas yung kanyang sakyan. Tapos, yung kapatid ko rin si King, nag-grant din sila nung another sasakyan din. Parang sabi ko, Lord, ano ba ito? Puro sasakyan yung niriregalo mo sa Panginoon. Parang dati kahit isa sa amin, wala kami sasakyan. Parang gano'n. So, parang hindi man lang, hindi siya sa material things, more of yung how the Lord is yung parang showing us yung sobrang joyful na hindi mo akalain na magkakaroon ng lakas ng loob each and one sa magkakapatid namin na mag-step up in having that responsibility and having those material things na sabi namin yun nga. So, anyway, napahaba na. Glory, 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 glory to God. Thank you, Lord, sa mga blessings and sa mga in-expect na, we're expecting ng victory na, syempre, para from the Lord. So, all of this, we lift everything and give thanks to our faithful God na talagang hindi lang siya, hindi niya pinapahiya yung anak niya, hindi lang kami hanggang pangarap, nagkakatotoo rin pala. So, thank you Lord. So, praise God po, glory to God po, and regard sa lahat dyan. Praise God po. Pasyon na tayo. Sana all. Mapapasana all ka. Sige po, umpisa na po natin sa opening prayer po ni Pastor Albert. Ako din. Praise. Amen. Thank you, Kuya Don. At yun nga, sabi. Sino pa nandito? Okay. Sige po. At bago po kami matutuloy sa praise and worship at sa aking opening prayer, kunti lang din na testimony. Actually, update siya about dun sa aking mama. Glory to God dahil maybe
Hindi pa pala kasi suppose kasi mag-discharge na siya today or tomorrow. Gayunpaman, hindi pa siya matutuloy kasi mayroon pa kaming inaayos na yung sa bill. So, inaayos pa namin kung anong kaya naming makuha, anong kaya naming makuha ng tulong sa mga agency. So, glory to God dahil mayroon na kaming nalapitan na naging positive ang response. Actually, dalawa government agency. At mayroon pa kaming nilalakad na dalawa din. Pero on Monday, doon pa namin malalaman ang maaaring kasagutan. Pero yung nakuha po namin is guarantee na after 1 month, makukuha namin yon. But then, bago kami ma-discharge, kailangan namin bayaran yung amount. So, hindi po, glory to God dahil mayroon na siyang makukuha to patch up. Pero ang problema na naman namin ngayon, paano namin babayaran yun para ma-discharge kami. Pero after 1 month, mayroon na kaming guarantee na makukuha namin at mababayad namin doon sa magkaroon ng payment doon sa hospital. So yun po yung update at yun pinapalangin pa namin na magkaroon kami ng or makakita kami ng source na ma-patch up yung bill para makalabas yung mama ko. So, mag-stay muna siya doon hanggang Monday kasi holiday, walang pasok ang Saturday sa Sunday. So, mag-extend kami ng ilang days para lang ma-cover up na makuha namin yung process ng dalawa pang lalapitan namin. So, yun, hiniling natin sa Panginoon. Ako sa Panginoon na maging positive din po yung dalawa. Amen. So, amen po. So, sabi ko nga, sabi ng Panginoon sa atin sa 1 Peter, hindi ko maroon yung 6 to 7, sabi ng Panginoon na ilapit natin sa Kanya yung ating mga problema, yung mga anxiety natin sa buhay. At isa lang pinangahawakan Panginoon, siya ay mayroong puso na mapagbigay. Ang Panginoon, He cares for us, each and everyone. Hindi pinipili ng Panginoon, but tinitingnan niya yung ating mga puso, yung mga pananampalataya sa Kanya. So, patuloy akong umasa sa tiwala na ang promises ng Panginoon ay maibibigay niya sa akin, sa bawat isa. Amen. Hallelujah. So, yun lang at tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin at continue na po tayo sa ating pong praise and worship. Amen. Yes, Lord, tayo po ay ipikit ang ating mga mata. Let us connect ourselves to our God. Let us connect ourselves to the Holy Spirit na kung saan ay siya ibababa ngayon sa oras na ito upang tayo ay samahan. Alam niyo, ang Panginoon, hindi niya tinitingnan kung ano yung mga ating ginagawa. Hindi niya tinitingnan kung paano tayo tumutugtog, paano tayo kumakanta. Hindi niya tinitingnan kung ano yung mga ginagawa natin sa ating mga sarili ngayon na araw na ito. Tinitingnan ng Lord ang ating mga puso, mga kapatid. Tinitingnan niya kung paano tayo kumunik sa Kanya sa araw na ito. Tinitingnan niya yung ginagawa natin bilang kanyang mga anak. Amen. So mga kapatid, tayo ay manalangin. Aming Diyos, salamat Panginoon sa binigay mong pagkakataon sa oras na ito, Panginoon. Lord, nilalapit namin, Panginoon, ang aming pong gawain. Nilalapit namin, Panginoon, ang aming mga sarili, O Lord God. Sa oras na ito, sa araw na ito, kami ay lumalapit bilang iyong mga anak, Panginoon. Dahil alam namin na ikaw ang Diyos na nagpagbibigay ng buhay, wala kaming magagawa, Panginoon. Wala kaming kayo dito, Panginoon, kung wala ka sa aming mga buhay. Lord, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa oras na ito. Lahat ng aming mga alalahanin, lahat ng aming mga problema, lahat ng aming mga hinanakit, lahat, O Lord God, na makamundo, Panginoon, ay aming isa-isa sang tabi, O Lord God. Dahil ngayon sa oras na ito,
ay pupurihin namin ang tunay na Diyos na naglikha sa amin, na nagbibigay sa amin ng pagmamahal. Lord, You cares for us, Panginoon. Lahat ng aming mga problema ay kaya-kaya mong alisin, Panginoon. Lahat, O Lord God, ng aming pinagdadaanan, sakit na aming nararamdaman ay kaya mong alisin, Panginoon. Lord, i-bless niyo po ang gawain na ito. I-bless niyo po ang bawat isa, Panginoon. Hawakan niyo po ang aming mga puso, O Lord God. Tingnan niyo po, Panginoon, ang aming pagmamahal sa iyo, O Lord God. Kung gaano namin kamahal, Panginoon, ang aming Diyos, ay ganun din kami sa aming mga kapatid. Lord, salamat, Panginoon, muli. At Ikaw, Panginoon, ang bigay sa amin ng knowledge and wisdom, O Lord God. Lord, aming inalalapit, Panginoon, ang mga gagamitin mo sa oras na ito. Nalalapit namin, Panginoon, ang aming kapatid na Brother Don, O Lord God. Lord, hiling namin, Panginoon, na gamitin niyo po pa si Lord God. Kung ano man, Panginoon, ang desire mo sa Kanya, kung ano man, O Lord God, ang mga plano mo sa buhay niya, ganoon din ang kanyang pamilya, O Lord God, ay lubos namin itong pinapasalamatan, Panginoon. And Lord, sa gagamitin mo, O Lord God, sa music, O Lord God, ay gabayan niyo po kami, Panginoon. Lord, ganoon din, Panginoon, sa magbibigay ng mensahe, Panginoon. Ay sa amin pong Tatay Ding, O Lord God, bless niyo po ang buhay niya. Napatuloy pa, Panginoon, na gabayan niyo po siya, O Lord God. Lalong-lalo na, Panginoon, sa kanyang naramdaman, O Lord God. Sa kanyang mga provision, Panginoon, na hinihiling niya, Panginoon. Ganoon din, Panginoon, ang kanyang pamilya. Lord, salamat, Panginoon. At ayong pang gagamitin sa araw na ito. Sa mga kapatid ko, Panginoon, na nandito, i-bless niyo po ang kanilang mga buhay. Aming mga kapatid, Panginoon, nasa online, ang aming mga kapatid na nasa kanilang mga trabaho. Kay Kuya Derek, Panginoon, na nasa Horiyad na ngayon, Lord, salamat, Panginoon, sa iyong mga buhay. And thank you, Lord. I-bless you. Lahat ng ito ay aming dalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, kasama ang banal na Espiritu. Salamat sa lahat, Panginoon. Lahat ng ito ay nagdalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Hallelujah! I-declare sa araw na ito ang kabutihan ng Diyos. I-declare natin sa araw na ito ang kabutihan na binibigay niya sa pag-uusa. Kahit mo ay kumatapos. Hallelujah! Lord, salamat, Panginoon. Ay buti-buti mo sa aming mga buhay, O Lord God. Lord, we love you, Panginoon. We offer our life to you, O Lord God. Thank you, Lord God, for your life receiving us, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Nagpatuloy, Lord God, na gabayan niyo po kami, Panginoon. Gabayan niyo po ang bawat isa, O Lord God. Be with us sa oras na ito. Hiling namin, Panginoon, hiling namin na banal na Espiritu na kami ay gabayan mo. Kami ay turuan mo sa oras na ito. Hallelujah, Lord God. Thank you, Lord, once again, Panginoon. Ang lahat pa ng gagawin, Panginoon, ay iaalay namin sa iyo, Lord God. We thank you, Lord. We glorify you, Lord God. At ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Si Kuya D. Musta po dyan, Kuya D? Sa Riyadh. Paano naman po? Jet lang ka. Parang sabi din. Masyadong matagal ata yung biyahe, no, Kuya D? Jet lag daw, jet lag. Jet lag. Parang sabi din pala dito. Sige po, tinatawagan po natin si yung ating tatay, si Tatay Ding po, para sa... Anong oras dyan sa tatay? Okay, so sige po. Tayo po ay let us prepare our heart
our spirit para mapakinggan ano ang inspiring word na binigay sa atin ng Panginoon. Sumandali po tayong yung mukha at ipagkatiwala po natin sa Panginoon ang kanyang mensahe. Aming ang mga sa langit, lahat po kami ang Panginoon para ikaw ay aming sambayin, para ikaw ay aming papurihan. Ito po, God, aming mga buhay. Patuloy, Lord, ang inilim po namin ang wholesome presence, the glorious presence of your Holy Spirit to move in the midst of us. Strengthen us a clean heart, O God, to hear, O God, the inspiring word kami noon. Pagbigay po sa amin ng kalakasang spiritual, and it follows, O God, in the physical, Panginoon, and emotional, Panginoon. Kaya sa gabi nito, I entrust unto you ang bawat salita, O God, that I'm going to release. Ito ay ayon sa iyong revelasyon, Panginoon, to deliver this message, O God, in the name of Jesus. May your awesome presence continually to move, O God, in the midst of us. Dito sa Zoom, O God, at maging sa worship hall, Panginoon, ng community of believers, Jedsa 27, Panginoon, in the name of Jesus. I humble myself unto you, Panginoon. Just use me, O God, and emptiness, Panginoon, and infill me with your awesome presence of your Holy Spirit, O God. And I am asking you to empower me, Panginoon, that your anointing, O God, to impart on me, Panginoon, acknowledging, Panginoon, that apart from you, I cannot do anything, O God. Thank you for your grace. Thank you for your mercy, Panginoon. In Jesus' name, amen. Amen. And amen. Praise God. So magandang araw po sa ating lahat. At lalo-lalo na po sa ating Panginoon na buhay. Diyan po sa Jedsa 27 Worship Hall at sa ating mga kapatid na nasa Zoom. Thanks be to God. At ang araw na ito ay pinagsama-sama tayo ng Panginoon para sambahin siya, mga pakinggan ang kanyang mensahe para sa atin. Buksan po natin ang ating Bible sa 2 Samuel chapter 5 verse 17 hanggang 25. Babasahin ko po salita ng Panginoon sa New Living Translation. Hallelujah, Lord. 2 Samuel chapter 5 verse 17 hanggang 25. When the Philistines heard that Jesus, that David, had been anointed king of Israel, they mobilized all their forces to capture him. But David was told they were coming, so he went spread out across the valley of Rephaim. And again, David asked the Lord what to do. Do not attack them straight on. The Lord replied, instead, circle around behind and attack them near the poplar trees. Verse 24, when you hear a sound like marching feet in the tops of the poplar trees, be on the alert. There will be the signal that the Lord is moving ahead of you to strike down the Philistine army. Last verse, verse 25. So David did what the Lord commanded, and he struck down the Philistines all the way from Gibeon to Gezer. Amen. Hallelujah. Ang tema po ng ating message ngayon, o ang title is, to whom you approach in times of need. To whom you approach in times of need. Amen. Every one of us, bawat buhay natin, mananampalataya man o hindi mananampalataya, mayroong pangangailangan. Pangangailangan either financial, pangangailangan either spiritual, pangangailangan material, at pangangailangan emotional. Bawat pangangailangan natin have a different degree
o requirements o level na nararanasan natin. But the main point of this one, either ikaw ay isang Kristiyano na tumanggap sa Panginoon or either na hindi mo pa tinanggap ang Panginoon, nararanasan natin ang lahat ng pangangailangan natin ito. Observation within our daily lives. Observation within our surrounding. No? And even tayong mananampalataya na wala pa tayo sa Panginoon, in times of need, sino ba ang unang ina-approach natin? Amen? So pag-usapan muna natin in general or from the past experience of our life. Sabi ko nga, either mananampalataya o mananampalataya, may pangangailangan ang bawat isang tao. Subalit, kanino sila nag-approach o kanino sila lumalapit. So, kung makikita natin o gating into our surrounding, no? Lalo na pagka nagpunta ka sa palengke, no? Observation that the surrounding, dahil ako nung high school o hanggang sa college, lumaki rin ako sa ano ng palengke dahil tinutulungan ko ang aking nanay na magtinda ng tilapia at saka ng bangos. At nakatapos po ako sa pagtitinda ng aking nanay dahil sa bangos at saka sa tilapia. So nakikita ko ang kalakaran ng ano sa palengke. Amen. Kapag may pangangailangan pinansyan, ang unang nilalapitan yan ay si Bombay. Amen? Ang unang nilalapitan dyan ay si Bombay dahil madaling makakuha ng ulugan, yung 5-6. Amen? So, ang nilalapitan mo kagad ay yun ang approach na alam mo na makapagbibigay sa'yo. Ang nagiging problema ngayon is minsan madali siyang lapitan, subalit pagdating na ng bayaran, yan ang nagiging problema. Amen. So, kung titignan natin, hindi lang pinansya, kundi maging siya si spiritual. Sabi nga, yung pagdating sa financial, sapat-sapat naman ang financial mo. Pero meron kang emptiness within your spiritual life. Kaya sabi ko nga, it's not a matter of meron kang pera o wala, but we have a different degree or level ng ating pangangailangan. Kaya subalit, ang gusto kong mapag-usapan natin ito is kagaya ng verse na binasa natin sa binigay ng text sa atin ng Panginoon. Isang sitwasyon. Actually, dalawang sitwasyon ni Aring David. At ito ang pag-aaralan natin ngayon. Simple lang siyang maunawaan, subalit ang principle na gusto ko ipaunawa dito is sino ang unang nilalapitan ni Aring David nung kapanahunan niya yon na siya ay mag-ari ng the King of Israel. Ang unang sitwasyon ay dilulusog siya ng mga Philistine dahil nabalitahan nila the anointed King of Israel at nag-mobilize ang mga forces para capturing po siya. Nang mabalitahan ni Haring David ito, ano ang ginawa niya? Number one na ginawa niya, he consulted, he asked the Lord, should I go out to fight the Philistine? Yan ang tanong na ni Haring David. Okay? Sa ating Panginoon, will you hand over to me? Then the Lord replied to David, yes, go ahead. I will certainly hand them over to you. So, nandoon yung isang sitwasyon, lumapit si Haring David at sumagot ang Panginoon. Pangalawa, natalo ang mga Philistine, subalit hindi natapos doon for the second time.
bumalik na naman ang mga Philistine para siya ay i-captured ulit. For the second time, anong ginawa niya rin David? Hindi nagbago. Lumapit pa rin siya sa Panginoon. Ang sabi niya rin David, then in verse 23, ang sabi, and again David asked the Lord, what to do? Do not attack them, straight on the Lord. The Lord replied, instead, circle around behind and attack them near the poplar trees. There is a prayer, there is a request, there is a guidance from the Lord. What the Lord is asking, what to do? Sumagot ang Panginoon again kay David at nagbigay siya ng instruction. So David, he just followed whatever the instruction was given unto him. Ngayon, dito sa ating buhay, sabi sa salita ng Panginoon, the Bible is the manual of our life on how to live on earth according to the Word of God. It gives us instruction to follow and obey. Ngayon, ang question is, who is the reliable source you can approach, who can understand you and rely na hindi ka papaama? It's only Jesus we can rely on in times of need. Kaya, ang sabi ng Hebrew 4:12 is, for 4:12 hanggang 16, for the word of God is alive and powerful. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joint and marrow. It exposes our innermost thoughts and desires. Nothing in all creation is hidden from God. Everything is naked and exposed before His eyes, and He is the one to whom we are accountable. So then, since we have a great high priest who has entered heaven, Jesus the Son of God, let us all firmly to what we believe. This high priest of ours understands our weaknesses, for he faced all of the same best thing we do, yet he did not sin. So let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive His mercy, and we will find grace to help us when we need it most. Thanks be to God, we have an high priest who has entered heaven, and that is Jesus, the Son of the living God, who knows everything, what is inside in our heart, what is inside in our mind, what is inside of us in our emotions. He is the God who understands what are and understand our weaknesses. And ang sabi ng kanyang salita, let us come boldly to the throne of grace of God. There we will receive His mercy, and we will find grace to help us when we need it most. Sabi ko nga, lahat tayo may mga pangangailangan emotional, pangangailangan spiritual, pangangailangan financial, pangangailangan material. Kailangan natin yan. Kagaya ng mga patotoo, mga tinetestify, but God is moving. Ngayon, dito sa message na ito, kagaya ng sinabi ko, to whom you are going to approach in times of need. Ang kasagutan dyan bilang isang Kristiyano, at alam natin lahat ito, is the answer is to approach Jesus. But ang anuin natin dito, yes, the answer is to approach Jesus. Subalit, ang pag-aralan natin ngayon is, what will be my attitude in approaching Jesus Christ? This message will inspire us to make the right decision in times of need.
Kagaya nung bago ko umpisaan itong mga points na binigay sa atin ng Panginoon. Kagaya ng sinabi ng testimony ni Pastora Grace is sometimes our attitude. Sabi nga ni Pastora Grace is yung ano na sometimes yung yes, you are praying to God, but sometimes you are demanding. You are pushing na sagutin ng Panginoon yung gusto mong maganap. Amen? So, sometimes na nagiging arrogant tayo, we cannot wait what the Lord's timing to our petition and request. But God is moving. God is going to teach us that when we approach Him, meron tayong dapat na maging attitude. Kagaya ng short exhortation natin kagabi, ask and shall be given, okay? Seek and you will find, knock and the door will be open. Kagaya ng exhortation kagabi, na we cannot take that word na ask and shall be given. Hindi lahat ng hihingin natin ito yung kakalog ng Panginoon. God is looking our attitude. Kaya binasa ko yung Hebrew 12 dahil alam ng Panginoon. The Word of God knows what is inside of us bago pa tayo lumapit sa Panginoon. But God knows and understands our weaknesses. No? Because sometimes we feel the stress, we feel the pressure. No? Gusto natin, yung inihiling natin, ito ay sagutin kagad ng Panginoon. But take note, and the life of David, marami tayong matututunan dito in the name of Jesus. Number one points, approach to Him with trust. Tignan natin ang attitude ni King David dito. Diba? Sabi ko nga, nung mabalitaan ng mga Palestino, ng mga Philistine, na si Han David, the anointed king of Israel, nilusog nila. At nung mabalitaan ni Haring David, unang-unang nilapitan niya ay ang ating Panginoon. And he asked the Lord, should I go out to find the Philistines? Will you hand them over to me? Then the Lord replied, yes, go ahead, and I will certainly hand them over to you. So, dito sa paglapit ni Ari David dito is nandoon yung pagtitiwala. Nandoon yung pagtitiwala niya sa Panginoon that God is going to move, that God is going to help him in times nito ay kailangan niya. Even on the second time na gustong lusugin na naman siya ng mga Philistine, pangalawang ginawa niya, nothing has been changed. He approached God again. At nagtanong muli si Ari David kay Lord. Ang sabi niya is, and again David asked the Lord what to do. Do not attack them straight on the Lord replied. Instead, circle around behind and attack them near the poplar trees. Nagbigay again ng instruction ng Panginoon at sila ay sumunod. So, David, makita natin dito is he approached God. He approached to Him with trust. Ano ang nangyari? After receiving the instruction, he just followed the instruction. He just obeyed the instruction. Ano ang naganap? Katagumpayan ang nangyari. Sometimes in our lives, kuminsan nandoon yung stress, nandoon yung distress, nandoon ang pressure with the every situation na nagaganap sa ating mga buhay. We don't know
to whom we are going to approach. Ngayon bilang tayo mga Kristiyano, alam natin, we have to approach number one, our God. But even sometimes, tayo ay nakagagawa ng first step according to our own wisdom. Nawawalan tayo ng trust, nawawalan tayo ng pag-asa hanggang sa dumating yung time na wala, nagaganap, when we are going to move by our own, then we are going back unto our God. Ano ang attitude na tinuturo sa atin ng Panginoon dito? Ang tuturo ng ating Panginoon dito is, we have to wait the instruction of the Lord. And then, once you receive the instruction of the Lord, just obey whatever the instruction you have heard from Him. At sa pag-isto kong makita natin dito, when we pray, ang Panginoon 100% sumasagot siya. Either it is a yes or ano, sumasagot siya. When he answers yes, ito ay kalooban niya. When he say no, hindi ito ang kalooban ng Panginoon. And we must learn how to accept yung our prayer are not being answered all by God. He will answer only the one ayon sa kanyang salita, ayon sa kanyang kalooban. Alam po natin itong principle na ito. Ito ay mga paalala lang ng Panginoon sa ating mga buhay bilang mananampalataya. Kagaya ni Aring David. No? Kagaya ni Aring David. Ang katagumpayan ay naranasan po nila. At nung tumawag siya sa Panginoon to lead ang mga Israelites na kalabanin ng mga Palestine, sila ay nabuwagi dahil ang Panginoon ay kumilos. Pangalawang points, approach to Him with faith. Approach to Him with faith. Hebrew chapter 11 verse 6, ang sabi ng salita ng Panginoon, and it is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to Him must believe that God exists and that He rewards those who sincerely seek Him. Kung makikita natin lahat yung mga pinagaling ng ating Panginoon dito sa ng ang ating Panginoong Jesus ay nabubuhay pa dito sa lupa, everything sila ay pinagaling ng ating Panginoon because they have faith in Jesus. Kaya ang last word na nire-release ng Panginoon, you have been here because of your faith. Kaya it is impossible to please God without faith. Kaya, sa ating paglapit sa Panginoon, always have faith that God is going to move according to His promises. At habang naghihintay tayo ng kasagutan ng Panginoon sa ating mga naiiliting, continually seek Him with all of our heart and wait for the instruction of the Lord. Isa pang situation na in approaching to Him with faith, kagaya ng nangyari in the book of Daniel, chapter 3, verse 15. Alam naman po natin ang nangyari dito sa chapter 3 na ito, na si King Nebuchadnezzar ay nagpagawa ng statue to worship itong statue na ito at nagbigay po ng instruction o decree si King Nebuchadnezzar na dapat lahat ng nandoon sa Judah, lahat ng nasasakupan niya is kapag tumunog ang trompeta, lahat ay sasamba dito sa statue na ito. Hindi ko po babasahin ang lahat ng Word of God sa chapter 3, but si Shadrach, Meshach, and Abednego, sila ay nakita ng mga tao na bukuntami si Shadrach, Meshach, and Abednego ang hindi lumuot para sambain ang statue na pinagawa ni King Nebuchadnezzar. Kaya sinumbong nila si Shadrach, Meshach, and Abednego at nagalit si King Nebuchadnezzar. Basahin ko lamang po ang Daniel chapter 3 verse 15 hanggang 18. Ang sabi ng salita ng Panginoon,
I will give you one more chance to bow down and worship the statue I have made when you hear the sound of the musical instrument. But if you refuse, you will be thrown immediately into the blazing furnace. And when what God will be able to rescue you from my power? Shadrach, Meshach, and Abednego replied, O Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you. If we were thrown into the blazing furnace, the God whom we serve is able to save us. He will rescue us from your power, your majesty. Verse 18, but even if he doesn't, we want to make it clear to you, your majesty, that we will never serve your gods or worship the gold statue you have set up. Approach to him with faith. Itong sitwasyon na mga unang mananampalataya ng unang panahon, sila ay dinala, itinapon sa blazing furnace dahil hindi sila sumunod sa utos ng hari na King Nebuchadnezzar. Nandoon ang pananampalataya at they declare their faith. Hindi nagbago. Kaya ang declaration nila sa verse 18 is, but even if it doesn't, we want to make it clear to you, your majesty, that we will never serve your God or worship the gold statue you have set up. Ganito ang declaration nila. Hindi magbabago ang aming pananampalataya sa aming Panginoon na sinasamba. Hindi magbabago anuman ang gawin mo sa amin. Ganon ang ginawa ng tatlong ito sa in the book of Daniel. Anong nangyari? Namangha si King Nebuchadnezzar. Kung mabasahin natin ang kabuuan ng chapter 3, nagtanong siya sa kanyang mga tauhan, hindi ba tatlo lang ang ating itinapon? Bakit apat ang nakita ko? Amen? So, anong naganap? Nagmamadali si King Nebuchadnezzar na buksan yung burning furnace at walang nangyari. Walang nangyari sa kanila. At ipinag-utos pa ni King Nebuchadnezzar sa nangyari yun na nabigyan ng glory ang Diyos ni Shadrach, Meshach, and Abednego. So, into our lives, sa ating paglapit sa Panginoon, dapat hindi mawalan tayo ng pag-asa yung ating pananampalataya manatili. Lumalawak ang ating pangunawa, lumawak ang ating pananampalataya at maging matatag ang ating pananampalataya. Kaya sabi ng Hebrew is, let us come boldly unto the throne of our gracious God. There we will receive His mercy and we will find grace to help us when we need it most. Alam ng Panginoon ang pangangailangan natin. Alam ni God ang kailangan lang manatili tayo just doon sa ating pananampalataya. Never be distraught on the situation na naranasan natin. God is going to move and wait for the instruction before we are going to move. Continually seek Him at maging sensitive sa kanyang audible voice kung paano na ang instruction niya na ibigay sa atin through the Holy Spirit na nasa atin. Number 3, approach to Him with confidence. Amen? Kagaya ng testimony ni Pastor Grace kanina, nandoon yung confidence niya na siya ay nananalangin dahil alam niya na mayroong gagawin ang Panginoon. Nandoon yung confidence. Alam po natin na ang confidence ng isang tao in general, it is because of his or her experience sa even sa ating mga trabaho. Because of our experience, we are confident sa ating ginagawa. Alam na natin ang ating ginagawa. Amen? Because of that confidence, because of experience, ito ay nagiging confident tayo at alam natin kung ano ang ating ginagawa.
So in approaching Him with confidence, I think and I do believe after these present times, ang confident natin sa Panginoon ay nakatayo pa rin tayo sa siyang pananampalataya dahil ikaw mismo, ako mismo ay na-experience natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Makikita natin dito ang King Jehoshaphat, yung confident na na-experience ni ng kanyang mga nununo, ito is how he express himself in talking unto God, in approaching Him with confidence para tulungan siya. Ito po, babasahin ko po ang 2 Chronicles chapter 20, chapter 20, verse 5 hanggang 12. At alam po natin, itong sitwasyon na ito na naranasan na King Jehoshaphat. In 2 Chronicles chapter 20 na si King Jehoshaphat ay nabalitaan na yung tatlong tribo na magkakalapit sa kanyang tribo ay gusto siyang sakupin. At nabalitaan ni King Jehoshaphat. Kung babasahin natin ang salita ng Panginoon, sabi ng salita ng Panginoon, natakot si King Jehoshaphat dito. At nung matakot at nung mabalitaan niya itong gusto siyang sakupin, immediately, he approached God. Immediately, he prayed. He led his people to do prayer and fasting. Ang gusto kong yano rito yung principle na nandoon ang confident na sasamahan siya ng Panginoon. And how we pray with confidence, ito ibabasahin ko sa 2 Chronicles chapter 20, verse 5 hanggang 12. Ito ang prayer ni King Jehoshaphat. Jehoshaphat stood before the community of Judah and Jerusalem in front of the new courtyard at the temple of the Lord. He prayed, O Lord, God of our ancestors, you alone are the God who is in heaven. You are ruler of all the kingdoms of the earth. You are powerful and mighty. No one can stand against you. O our God, did you not drive out those who live in this land when your people Israel arrived? And did you not give this land forever to the descendants of your friend Abraham? Your people settle here and build this temple to honor your name. They said, whenever we are faced with any calamity such as war, plagues or famine, we can come to stand in your presence before this temple where your name is honored. We can cry out to you to save us, and you will heal us and rescue us. Verse 10, and now see what the armies of Ammon, Moab, and Mount Seir are doing. You will not let our ancestors invade those nations when Israel left Egypt, so they went around them and did not destroy them. Now, see how they reward us, for they have come to throw us out of your land, which you gave us as an inheritance. And last verse, ang sabi ni King Jehoshaphat, O our God, won't you stop them? We are powerless against this mighty army that is about to attack us. We don't know what to do, but we are looking to you for help. How he approaches with confidence that God is going to help them. At kung mabasahin natin ang kabuuan nitong chapter 2, naka-receive ng instruction si King Jehoshaphat, and he received an instruction. The battle is not yours, King Jehoshaphat. The battle is mine.
At nagbigay siya ng instruction sa bandang uli ng chapter 2 na ang pinagawa lang ng Panginoon na sila ay magpuri sa Panginoon. And the Lord did the rest. Itong tatlong tribo na gustong sumakop sa kanila, what a miracle they have experienced. Itong tatlong tribo na ito, sila-sila ay nagpatayan. At ang ginawa ng mga nasasakupan ni Jehoshaphat, they just obey whatever the instructions of the Lord. Pray with confidence. Sabi nga kanina ni Pastor Andres, I am confident that God is going to move unto His people. No? We are servant of God and we are confident. No? At to this present times, nakatayo tayo sa isang pananampalataya na binitak ng Panginoon. Yung confident tayo. Lahat tayo may nasaranasan. Lahat tayo. Every one of us may mga situation. But yung confident na sinimulan natin Panginoon, ito ay on progress into our life. Nagkakaroon ng progression ito. Hindi siya mananatili sa isang level, kundi patuloy na tayong mag-trust sa Panginoon and faith on Him. At ang confident na ito, hindi tayo iiwan ni pababayaan ng ating Diyos. Dahil ito ang kanyang salita sa nabinigay niya sa atin. Dahil ang kanyang salita, ito ang manual ng ating buhay. Manatili lang tayo. Huwag mababasan ang ating pananalig, ang ating pananampalataya, at patuloy lang natin isip ang ating Panginoon, ang kanyang kapangyarihan. Patuloy lang tayong makinig at be sensitive and hearing the audible voice of God that is going to give us an instruction. Every time we ask and pray unto God, is going to give us an instruction. Number 4, in approaching God, we have to humble ourselves. Approach to Him with humility. Approach to Him with humility. Matthew 11:28, then Jesus said, come to me. Come to me, all of you who are weary and carry burden. And carry burden, and I will give you rest. Ang imbitasyon ng Panginoon, is, come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Hallelujah, Lord. Hallelujah. And in Matthew 11:29, take my yoke upon you. Let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy to bear, and the burden I will give you is light. Hello po. Okay po. Hello. Okay po tayo. Kami po. Yes po tayo, narinig po namin. Narinig ka, okay, sige. Akala ko nawala eh. Okay. Amen po. Okay, so praise the Lord. We have to approach God with humility. Sa ating pag-approach ng Panginoon, itong parati niyang imbitasyon sa atin. When we have a situation in life, come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. If you need rest, if you need peace, it's only God who can give you. But approach to Him with humility. Just humble ourselves unto God. Amen? So, when we humble ourselves unto God, that we are acknowledging Him, that He is God, who is so powerful, who created heaven and earth. Kaya, sa ating paglapit, let us humble ourselves that apart from Him, wala tayong magagawa. Kailangan natin kumonekta sa Panginoon at connect unto God with humility sa ating buhay.
And number five, na kung paano ang attitude natin mag-approach sa Kanya, approach to Him with surrender life. Sabi ng James 4:7, so humble yourself before God, resist the devil, and he will flee from you. Kagaya ng point number 4, humility. At ito number 5, surrender life. So humble yourself to God. Number 1, na iniling ng Panginoon, humble yourself to God, resist the devil, and he will flee from you. That means, surrender our life unto God. Humble ourselves unto God before resisting the works of the devil into our lives. In surrendering our life unto God, and as we approach humility unto our God at peace, we have to say anything, whatever is inside of us. Alam natin, lalo na yung spirit of unforgiveness, yan ay meron tayong mga reservation within our heart. Kaya, if there's anything that is inside of us, burden, anything that is inside of us against the principle of God, you cannot resist the devil to flee from us. Kaya kailangan natin ipaginis ang ating buhay sa ating Panginoon. A total surrender life, come unto Him with humility in the name of Jesus. Kaya sabi lang, James 4:8, come close to God, and God will come close to you. Wash your hands, you sinners, purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. Come close to God, and God will come close to you. Amen? Lumapit tayo sa Panginoon, at ang Panginoon, He will come close to us sa ating buhay. Sabi nga, wash your hands, you sinners, purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. Kaya sa ating paglapit sa Panginoon, alam ng Panginoon na hindi kailan tayo anything, anuman ang sitwasyon natin. Ang ating loyalty, it should not be divided between God and the world. Sa panitay ng Diyos o sa panitay ng mundo, we have to make a decision. In times of troubles, in times of every situation, we must not have a divided heart. Sa panitay ng Diyos, dahil ito ang ating pag-asa ng ating buhay. He will work in us. Dito po sa 2 Corinthians 10:13, in surrendering our life unto God, ano? Nung pinagbubulay-bulayan ko itong salita ng Panginoon, when we have a surrendered life unto God, kagaya ng sinabi ni Apostle Pablo doon sa Galatians 2:20, one of my favorite verses I have been crucified with Christ. It's no longer I will live, but Christ lives in me. But now, I live in the flesh. I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Itong 2 Corinthians 10:13, no? Para makita natin that we have trust God, we have faith, we have confidence, we humble ourselves, we have a surrender life. Nawa, lubusan natin maunawaan ito in order for us to have a clean heart. Dito sa mundong ating ginagalawan, we face troubles. We face every situation that were created by the people that surrounding us. But itong paunawa sa atin ng 2 Corinthians 10:13, itong sinasabi ng salita ng Panginoon, we are human, but we belong wage war as humans do. We use God's mighty weapons, not worldly weapons. Do not knock down the strongholds of human reasoning and to destroy false arguments. We destroy every proud obstacle that keeps people from knowing God
we capture their revenge thoughts and teach them to obey Christ. Kagaya ng mga tinestify kanina ni Pastor Albert, no? So, dito kay Pastor Grace, sa ating kapatid na Don, no? Into our lives. We are humans. We do not make war as humans do. Pakikipagbaga natin sa mundo, hindi tayo nakikipagbaga sa tao. Kagaya ng ginawa ng pangangailangan ni Pastor Albert sa financial, ni Pastor Grace doon sa situation na dinanas niya para maklear up yung kanyang, I can call it information. So, nandoon nananalangin lang siya. He don't have to have a reservation unto these people, no? Maging yung paglapit ni Pastor Albert sa mga government agency. But we have to pray for these people para sila ay makakilos according sa pagkilos ng Panginoon doon sa pinapanalangin natin. Ang laban ng dito ay hindi tao. Ang laban ng dito is the Word of God. It's God's mighty weapons, not worldly weapons. Alam naman natin, ang labanan dito sa mundo ating ginagawa ay talagang sila ay nag-iimbento ng mga sophisticated weapons. Gumagastos sila ng napaka lalaking alaga. But for us who understand spiritually, the weapons is to declare our faith na sa mga taong ito. Ang salita ng Panginoon. Kagaya ng ating sa government ngayon, how are we when we are reading and we are hearing the news, what is going on unto our country? What is our prayer? Nandoon nagdadala ba tayo, na-stress ba tayo with the situation, lalo-lalo na sa nagaganap ngayon? No? Nababasa natin, naririnig natin sa mga balita. Hindi na ordinary tao ang nagiging ano ng drug, ang source ng drug, mga pulis na. What is going on? Nagagalit ba tayo? But these people, we have to fight. And we have to pray that the spirit of the love of money, the spirit of the love of power, ito ang dapat natin gawin sa ating mga kapwa Pilipino. Tayong nakakaunawa ang siyang dapat manalangin to battle sa ating bansa. Sa ating bansang Pilipinas. Ngayon, maraming mga balibalita, mga negative news. But the only thing is, tayo ay nasa panig ng Panginoon. In times of these needs, we have to approach our living God, it's Jesus. But we have to approach Him with the attitude of faith, with the attitude of confidence, with the attitude of yung trust, with the attitude of a humble heart, and the attitude of surrender like a doing. Kaya, the message of the Lord is very simple, but ito ay nagbibigay sa atin ng inspiration in our daily lives. Ano ang pangangailangan mo ngayon, kapatid? Nandun ba yung trust mo o nandun yung disbelief? Nandun yung doubt ipagkakagaw kaya ng Panginoon nito? Kaya, yung sabi nga ni Pastor Robert, they are still waiting next Monday na yung dalawang agency ang kasagutan. Now, I am declaring, I am confident that God is moving unto those two agencies na sumagot dito sa pangangailangan ng kanyang nanay. Kasi, huwag tayong manginawa. But God is going to move.
What's the lesson we can learn unto the life of David? He approached God and he received an answer. Same as true in us. We approach God and we are receiving an answer. But we have to wait for an instruction before we are going to home. In approaching God, learn how to wait for his instruction before moving. Learn from the life of King David and King Jehoshaphat, waiting for an instruction, and they just obey. Ang sabi ng Psalm chapter 46 verse 10, be still and know that I am God. I'll be honored by every nation. I'll be honored throughout the world. Be still and know that I am God. Minsan sa ating pananalangin, tumahimik muna tayo, maghintay tayo. Ano ang sasabihin ng Panginoon? Tumahimik muna tayo at maghintay tayo. And we believe that He is God who knows everything what is inside of us. Kaya, the message of the Lord is just reminding us, ano man ang situation mo, just approach God with trust, with faith, with confidence, with humility, and surrendered life unto Jesus. Maraming salamat sa araw na ito. Ito ang isang paalala lang. Ano man ang situation mo, inaarap, mga kapatid, just approach God and wait for instruction before you are going to home. In Jesus' name, sumandali tayo mo ko madalangin. Maraming salamat po, God, sa araw na ito na pinagkaloob mo sa amin. Na itong tinuro mo sa amin, O God, na in approaching to you, Panginoon, nandoon, O God, ang aming pananampalataya, Panginoon. Hindi po kami dapat ma-stress, Panginoon. Hindi po kami dapat ma-distress, Panginoon. Hindi po kami dapat mabalisa, Panginoon. Kundi, O God, manatili po kami ito sa pananampalataya according to your words, Panginoon. Patuloy po kami palakasin, Panginoon. Kung nangihinaman po kami, Panginoon, naunawaan mo po, O God, sometimes, Panginoon, nananay po, O God, yung gusto po namin mangyari, Panginoon. Yung gusto po namin, O God, yung time na ito ay ma-resolve, Panginoon. Panginoon, alam po namin na meron kang ginagawa, Panginoon, in the name of Jesus. Panginoon, kung kami mo po, O God, ay nagiging demanding, Panginoon. Panginoon, kami po, O God, ay humingi ng pagpapatawad, Panginoon. Sabi mo, Panginoon, Lord, na sa aming paglapit sa iyo, kung kami mo po, O God, ay naging demand, alam mo po, Panginoon, ang aming mga kainaan, Panginoon, bilang tao, O God. Ikaw lamang po, O God, ang nakakaunawa, Panginoon. By your mercy and grace, O God, matatanggap po namin ang aming iniiling sa iyo, Panginoon. Dahil, O God, ikaw ang aming Diyos will provide everything what we need according to your riches and glory in Jesus' name. Maraming salamat po, Panginoon. To you is the glory and honor, O God, and thanksgiving in Jesus' name. Amen. Amen. And amen. Amen. Praise God po. Salamat po, Pastor Ding, sa pag-share po ng salita ng ating Panginoon. Habang sinishare po ni Tatay Ding yung verse kanina, naalala ko yung sinulat ni David. Kaya pala ganun na lang ka-bold yung pagsabi niya na, "For those who dwell in the shelter of the Most High will find refuge and comfort." Kasi, kaya pala niya nasulat yun because he have experienced how God move in his life. Amen. Diba? He dwells in the shelter of the Most High. He is, David always abide with the Lord. He is always connected with God. He always approach God in the difficult moments of his life. Nakita po natin yun. And binahagi po sa atin sa hapon na ito that in approaching God, we should have this attitude, an attitude of faith.
full faith. Amen. There should no room for doubt when it comes to God. When approaching God, dapat walang doubt. Amen. Kasi ang sabi ng salita ng Panginoon, if you believe, you will receive. Amen. If you believe, you will receive. And that is faith. Amen. And we should come to Him with full confidence. Dapat hindi questionable yung power ng ating Panginoon sa mga buhay po natin. Ganun yung confidence. We are bold when coming to God. That there is no big or little when it comes to the Lord. Nothing is impossible to God. Amen. And then we come to Him with humility. We approach Him with humility. Because when we are humble, it means we have a teachable heart. Because sometimes when we come to God, the things that we receive from God are not the things that we want in our life. Amen. When we come to God, we are not changing the mind of God, but sometimes God is going to change your heart. And for you to be easy, for those moments to be easy, you need to be humble. You need to have a teachable heart. Amen. And you need to fully surrender your life unto Him. We need to fully surrender to Him. We need to be fully dependent. We need to be fully reliable to God. Amen. Dahil po, again, sabi ng salita niya, I am the Lord. Nothing is too hard for me. Yun pa lang binitawan ng ating Panginoon na yon. How can you not trust God? How can you not depend to Him? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon, na ayan ko ang bawat isa na tayo pong lahat ay tumayo at magbigay puri sa ating Panginoon. Salamat, O Lord God. Thank you, Lord God, for that wonderful message, that wonderful reminder, O Lord God, reminding us the God you are in our life. The God that we can fully trust, the God that we can fully depend on, O Lord. Lord, you are true to your promises, O Lord God. You do not waver, Panginoon, on the things that you have promised in our life. Salamat, Panginoon, dahil patuloy niyo po kaming ginagabayan, patuloy niyo pong ini-encourage, Panginoon. You continue to encourage us to have faith in you, to have confidence in you, Lord God, to humble ourselves, O Lord God, before you. Thank you, Lord God, for that message. At salamat po, Panginoon, sa aming Tatay Ding, Panginoon, Pastor Ding, Lord God. Salamat po sa buhay niya, Panginoon, na ginamit niyo, Panginoon, as a vessel of your word this afternoon. Lord, kayo po, Panginoon, ang magbalik, Panginoon, ng kalakasan sa kanya. Kayo, Panginoon, ang magbalik, Panginoon, ng biyaya, Panginoon, sa kanyang buhay, sa paglilingkod niya sa inyo, Lord God. Faithfully, O Father. Salamat po, Panginoon. Continue to cover Him. Continue to guide Him and protect Him, O Lord. Lord, sa aming mga nakinig ng inyong salita, Panginoon, sa inyong mga anak na nakarinig sa hapon na ito, Panginoon, Holy Spirit, we ask you. We ask you to empower us to live by faith, to live with confidence, and to live humbly, surrendering our life unto you, O Lord. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord Jesus, for doing everything, O Lord God, for each and every one of us. Salamat, O Lord God. And as we leave this place, as we leave this worship hall, and go on outside, Lord, allow us to be the son and daughter that you want us to be, O Lord. Na ma-fulfill po, Panginoon, yung will nyo sa mga buhay po namin. Na ma-reflect po namin, Panginoon, ang buhay mo sa mga buhay po namin, O Lord God. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga walang hanggang biyaya sa aming buhay, O Lord God. Salamat, Panginoon, for all the prayers that have been answered, O Lord God. Thank you, Lord God, for your faithfulness and your goodness in our life. And Lord, as I raise my hand unto you, and my brothers, as they raise my hands to you, Father God, Lord, by the authority you have bestowed upon me as the leader of this congregation, Lord, I release, Lord God, your blessing upon their life. I release, Panginoon, your protection and covering in their life, O Lord. I release, O Lord God, the healing that they need, O Father. I release, O Lord God, all your mercy and love unto them, O Lord.
Lord, lalabas po kami dito na dala-dala, Panginoon, ang kapayapaan na nagmumula sa inyo. Dala-dala, Panginoon, ang joy, Lord God, na nagmumula sa inyo, Panginoon. That no matter, Panginoon, that we are going to face from this here forward, O Lord God, we know and we have that confidence that we have you in our life. Salamat, Panginoon. All glory to you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you po. Salamat po, Tatay Ding. Thank you po, everyone. Before po tayo umalis, may quick short announcement lang po. Ang schedule po natin, on next Friday is a regular service. And then yung third Friday po, wala po tayong service because praise night po natin yon. So May 18. Because on the next Friday, the last Friday of May, will be our prayer summit. So whole Jedsa will congregate po sa prayer summit na ito. Amen po. So yun lamang po. Kuya D, kumusta? We miss you, Kuya. May jet lag, Kuya. May jet lag. Praise God. Ganito pala dito din. Parang